Hi everyone. Good evening. Nakakatuwa po na we are gathered again via Zoom and we are experiencing really the reality and manifestation of one small global village. Imagine, we have here friends from Manila, Science City of Muñoz, as far as Canada or Australia. Welcome everyone. Pagod po ba kayo ngayon? Yung iba po nagwo-work 8 to 5. Yung iba po naman, they're on their business, they're a boss of their own. Congratulations if you are earning, sapagkat sa pandemic po, this is really a challenge to all of us. Pero we are here, we are called the working class, and we would like to meet together on a weekly basis just like this. Why? Because we want to encourage you, pray for you, and provide instructions how God will nourish our faith together. Amen. And so nakakatuwa po, kanina may mga games tayo, hindi lang ako masyadong maka-identify doon sa mga pelikulang yon. Ang alam ko lang po ay Samson and Delilah, Moses, saka Abraham. Joke po yun. Let me share to you some portion of scriptures on the theme, pursuit. Here's a word from the Lord from Psalm 84, 10 to 11. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk in is blameless. Those whose walk is blameless. God bless the reading of His words into our hearts. Alam niyo po ba, I like this verse very much. What a pursuit. Meron po palang ganon, ano? Ito ba si King David? Si David po kasi ito eh. Gusto ba niyang maging pare? Gusto ba niyang magpastor? Why would he say, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the business sector of the wicked? Ang tindi, ano po? What is yours naman po? What is your pursuit? Yung iba po ay bibimbap. Yung iba naman po ay makasama ang kanyang mahal sa buhay. Yung ibang mga tao, ang pinupurso nila, sports. Yung iba, ay, ang tindi po, ano? Mag-accumulate ng maraming mga toys, some toys for the big boys. Whatever that pursuit is, dapat po, it should never be destructive to your relationship with God. Because God, according to this verse, verse 11, is the one who bestows favor. That which we wanted. Favor, honor, prosperity. Si Lord po pala nagbibestow nito. If I were you, I would take this as a very important value. God will be my pursuit. Amen. Na? Tingnan niyo po itong pusang ito. No? Alam niyo po ba? Pusa po yan ni Cora, eh, yung asawa ko. Yan po, sa bahay po siya nakatira. Ang pursuit po niya, very interesting. Oh. Isang umaga, naghahanap siya ng butike. Isang gabi, naghahanap siya ng ipis. Ang galing na tulong niya. No? May kanya-kanya palang pursuit. Even animals. Ano? And so, humans have no monopoly of pursuits. Eh kung nakikita nyo po sa screen nyo, itong mama pong ito, ang hirap pong maging center of attraction simply because you're in governance. Si Digong po, ang daling hanapin ang kanyang mga pagkakamali. Are you in the pursuit of simply looking at mistakes of people, especially those in the leadership? Huwag naman sana, sapagkat mahirap pong maging presidente. No? At what about this one? Yung iba po ay naghahanap ng mga tools para ma-measure ang kanilang oxygen. Why? Ang kanila pong pursuit, siguraduhin na sila ay healthy. Kaya po nakamonitor ang kanilang oxygen level. Ang tawag po dyan, oximeter. Ano? At ito naman po, no? Ang Mrs. Cole, si hi to Ma'am Cora. How are you there in the house?
Siya po, nakatapos na po siya ng second dose ng kanyang vaccine. Why? A pursuit of protection, just like me also. And to many of your senior citizens in the neighborhood. Ang tuwan-tuwa ako kasi po, apektado po ang Munoz dito at ang kabuuan ng Nueva Ecija. The government is in pursuit of really providing good roads for all of us. Imagine, from Tarlac po to Cabanatuan City, mare-reduce po yung biyahe. Dati po, tinitira naman ng mga 2 hours po yan, magiging 20 minutes na lang. Salamat sa Diyos sapagkat lalakas ang ekonomiya, convenient sa lahat ng mga biyahero. Pero speaking of global pursuit, meron pong mga galing na mga sportsman like LeBron James. Ano pong pursuit niya? Daigin si Michael Jordan sa isang pangarap na he will be declared as the GOAT. Ano po sabihin ng GOAT? Ay, naku po, lahat po nag-aagawan po dyan sa karangalang yan. The greatest of all time. Bibigay kaya sa kanya yon samantalang nalaglag po sila no? Sa championship. Playoff pa lang, nawala na po sila ngayon. Pero merong isang team, ang pursuit po nila, championship. Yung team pong ito, gumastos ng gusto, kumuha ng maraming superstars. Itong si Kyrie Irving, si Harden, si KD, para sigurado yung magcha-champion sila. Nangyari po ba yon? Hindi po nangyari yon sapagat may mga injury. What a pursuit and a lost pursuit. Pero nakakatuwa po, nung sinusundan ko itong NBA na to, alam nyo po ba, na yung top-notcher na Utah Jazz, nalaglag din. Sa elimination, sila pong number one. Pero wala na po sila sa playoff ngayon. Ang naglalaro po, yung second in line na Phoenix Suns. At ang ganda po ng kanilang performance. Ano? Sa Eastern po yun. Sa Western po yan. Sa Eastern naman po, nagkamali siguro ako yan. Is that it? Tama. Utah Jazz versus Phoenix Suns. Sa Eastern ay ang number one po dyan, Philadelphia Sixers, 76ers. Number one sa elimination, wala na rin po siya ngayon sa playoff. Alam nyo sino nandun? Ito pong dalawang to, Atlanta Hawks saka Milwaukee Bucks. Ba't ko po kinukwento to? Yung mga top-notcher, po pwede po kasi, nakulelat. Ito pong sabi ng Bible, Sabi po ng Bible, kasi po may dalawang magaling po dyan . Si sa Bucks po, ang pinakamagaling dyan, itong si Giannis Antetokounmpo at si Trae Young naman dyan po sa Atlanta Hawks. Pareho po silang hindi naglalaro ngayon. Bakit naman? Pareho po silang injury. Ang Bible po may binitawang ganito, in your pursuit, remember this that the race is not to the swift or the battle to the strong, but time and chance happen to them all. What a wisdom from a great man named Solomon. What are we talking about here? That in your pursuit, hindi po pala, dineclare na pala ng Bible po sa atin yan. Hindi po pala nakadepende yan sa lakas mo, talino mo, dami ng pera mo, preparation mo, kasi po, time and chance happen to them all. Ibig sabihin po niyan, God in the business of distributing talents. At pwede pong isang araw, tingnan niyo po yun, yung mga top team, GSW, LA, ano pa po, yung mga Boston Celtics na yan, wala po sila sa championship ngayon. Sapagkat, meron pong ibang program si Lord, iaangat niya yung mga batang-bata. Pati pala sa NBA, pwedeng involve si Lord, why not? And so I want you to really pursue God. Young as you are, you can be used by God in your company, in your business, in your whatever pursuit have you. Gusto ko lang pakita sa inyo na involved ang Diyos talaga sa mundong ito kasi dapat isama natin siya doon sa hinahabol-habol natin. There is a man in the Bible, ang pangalan po niya, Pharaoh. Pinag-initan po niya itong people of God. Ano? Ginawa niyang alipin for 400 years. Woo! Grabe! Ayaw po niyang pakawalan. Nagpunta na po si Moses doon. Sabi niya, let my people go that they may worship God in the wilderness. He doesn't comply. E nung pong matapos yung 10 plagues, you know the story, di po ba? Natapos yung 10 plagues,
pinagbigyan niya, umalis na kayo rito kasi po namatay po yung kanyang panganay na anak. Pero nagbago po isip niya, maya-maya hinahabol na naman. Ito po yung words mismo, no? Sabi niya, from Exodus 15. The enemy boasted. Sino po yun? Egypt and Pharaoh. Sabi niya, I will pursue. I will overtake them. Kasi naglalakad lang po eh. I will drive, I will divide the spoils, I will draw my sword, and my hand will destroy them. Ano po naman ang ginawa ng Diyos pagka mayroong mga ganong wrong pursuit? Sabi niya, but you, sino po yun? Si Lord. You blew with your breath, and the sea covered them. Tingnan niyo po mabuti. Baka po sa pursuit po natin, hanap buhay man yan, laro, relationship, baka po si Lord hinihipan po para hindi matuloy. We must be God-honoring. In your pursuit, ask God to join you and He will correct your ways, your thoughts. Ito po ang sabi niya, oh, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. That happened to Pharaoh and to many people, businessmen, professionals, parents. They made a mistake of pursuing their own path without consulting God. Minsan po, may kilala ko, kinuha po niya yung kanyang retirement fund, ang dami niyang pera, tapos somebody offered him an investment. Hindi niya po alam na fake po pala siya. Naubos po lahat yon in an instance because she thought, parang logical naman, parang okay naman siya. Pero God wasn't in that pursuit. May God forbid. May God enable you to be very discerning because God is with you. What is your pursuit? Tingnan mo itong mabuti, ha? Sabi po, winarningan po tayo ng isang apostol. Sabi po ni Apostol Pablo sa isang batang-batang si Timoteo, wika po niya, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, that's his pursuit, have wandered from the faith and pierce themselves with many griefs. Ang dulo? Kalungkutan. Magluluksa ka pala sa dulo. Bakit naman? Masama ho ba ang pera? Aba, hindi po. It's not money that is evil. Sabi po rito, the love of money. Mag-iingat po tayo kasi po, halatang halata po ni Lord yung puso po natin. No? Kapag puro trabaho na lang, puro pagkakakitaan, it should be an evaluation. Ikaw ba, puro hanap buhay na lamang, linggo, hindi ka nagpapahinga, tapos magpupuyat pa? Hindi po masama yon na magpurso tayo ng hanap buhay, pero baka you're on the extreme. Ito po maganda, oh, sabi niya, pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Ano pong yung sabi nun? Yun po yung godly character, eh. Good relationship to your neighbors, to your family. Meron kang peace of mind kahit naghahanap buhay. Alam niyo po ba, kung maliligtas ka dahil pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, gusto po ng Diyos, kunin ka ng buong buo. Ayaw po niya yung paglinggo, nandun ka sa kanya, pero pag Lunes hanggang Sabado, your focus is just on yourself, your dream, your ambitions, and nothing on God. He has no part on your dream. Let me share this to you. Sabi po ni Solomon, give me, this is a very good balance, give me neither poverty nor riches. Are you a businessman? That's a very good prayer request. Lord, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Two extremes. Naghirap, nagnakaw tuloy. Nag-uuwi tuloy ng mga gamit sa opisina. Don't do that. Pero hilingin mo sa Diyos na kumita ka, huwag namang sobra-sobra upang wala ka ng time, puro good time, puro outing, puro adventure, puro bile, puro LBC at Lazada. Take a look at your own life.
ito pong nakalagay na picture dito, nakakatuwa po. I visited one of their project. Kasi po, they're building a tower, a building there, in a place here in Nueva Ecija. They're businessmen. The whole family is very much active in the pursuit of money, pero ito po ang balance. Ito pong si Sister Espe, saka si Brother Robert, pupunta po yan ng Gimba para sa outreach, pupunta po siya sa Gabaldon para sa outreach, magsisimba po lang sila sa MCC, sa main, every Sunday. What a way to express your energy. Time for work, time to get money, and at the same time, there is a season for God as well. Get that balance in your life. Amen? Baka po kasi isipin nyo, ang mga pastor at mga simbahan, kontra pagtatrabaho. Ba sabi po ng Diyos, God blessed them and said to them, be fruitful. You know that word? Be fruitful? Ang pinaka-ibig sabihin lang po niyan, be productive. Dapat po pala, huwag kang papayag na hihiga-higa maghapon. Ayaw po ng Diyos pala yun. Gusto niya masipag ka talaga. Ha? Gusto niya po kung anong talent mo, skills mo, anong trabaho, mabe-bless sa'yo yung boss mo. At ikaw mismo, kung meron ka negosyo, titirahin mo yung mga goals mo talaga so that you will really earn. God wants that. Ha? Si Moses po, pag pinagpala po sila, pag pinagpe-pray po sila, sabi ni Moses, oh, bless all his skills, Lord. Pinagpe-pray niya po yung mga tribes. Bless all his skills, Lord, and be pleased with the work of his hands. God wants you to be working hard. Goal setter, goal getter. And pray at the same time that God will be honored in your career path, in your employment, so that God will bless you. Like Joseph, nakita po ni Potiphar, ang sipag nito, ginawa po, nilalagyan po siya ng pwesto parati. Is that you? Amen? I'm very happy to see you again. Kasi po, ito po, ha? Sabi po ng Panginoon kasi, pag binless ka niya, ikaw na working class, ikaw na laborer, farmer, tricycle driver, if He blesses you, sabi po niya, the blessing of the Lord makes one rich. Amen? And He adds no sorrow with it. Pag nagbigay po si Lord ng pera, ng bonus, hindi po pag-aawayan dapat sa pamilya. Amen. Hindi po dapat nagiging sakim. Lumulungkot po kasi tayo. I've seen people. I visit homes. People are very sad, gloomy, and in grief. There is grievance between husband and wife because of money. They sever from each other. Why? Because of wrong motive, no balance in their life, they have no devotion, they don't pray at all. Puro hanap buhay na lang. Pwede ba magtanong? Napapahamak ka ba sa hawak mong pera? Tanong lang po yan. Pwede nating i-discuss mamaya yan, Ate Sheila, doon sa ating divided class. Okay? Pwede isipin natin mabuti. Dapat pag may blessing ako, I bought a property, hindi dapat magiging sanhi para mapatay ako o manakawan ako. Now, let me bring you a little bit to solid scriptural encouragement. Ito pong susi pala talaga. Sabi po ng Bible, and I will put my spirit in you. Without the spirit of the Lord, lahat po itong sinasabi ko, magre-rebelde ka. It's very difficult. You cannot be discipled. Ang gusto po ng Panginoon, ganito ha. Let me read to you. I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. The only way to follow the pathway of God and be happy is to receive the Spirit of God in your life. Huwag mong titirahin ang buhay, ang negosyo, ang mga pag-aaral ng iyong mga anak, ang pagtitindig mo ng bahay, ang pagbili mo ng auto nang walang Espiritu ng Diyos. Amen? Ha? Huwag kang biglang mag-i-invest without the Spirit of the Lord. Your first business is, am I born again? Do I have the Spirit of God in my life? Kasi po pag hindi, ang dulo po ng buhay niyo will be destruction. You will be very sorry for the ends of your life. And so, we are here. I'm a pastor po. I'm Pastor Joy. Please connect to us. Make a comment there. I need the Holy Spirit in my life. And then we can visit you. We can pray for you. Tutulungan po namin kayo. At sana po, sa mga susunod pa natin pagkikita, we would receive
informations from you that you have been blessed by the Lord. Can I pray for you right now? Yes, right now. Hawakan po natin ang mga puso natin. Sige po, I would like to pray for you. Lord, kilala mo itong taong ito na nakikinig ng salita mo ngayon. Pagpalain mo po siya. Ibukas mo ang kanyang puso at hayaan mo na malugod ka sa kanyang pagsabay sa akin sa pananalangin sa gabing ito. Can you pray aloud with me right now? Ama namin, maraming salamat po. Pinadala mo si Jesus upang bayaran ang aking kasalanan. At salamat sa Espiritu Santo na kumakatok ngayon sa aking buhay. Nais ko pong pagbuksan siya upang manirahan sa aking puso. At pakayin ako sa isang buhay na malusog, malakas, pinagpala, ligtas. God bless you, Lord. We honor you, Lord. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen and amen.